So mga tol, kakatapos lang po ng laban ni Albert Pagara sa bansang Russia kontra sa dating Olympic gold medalist na si Albert Batargaysev sa isang exhibition match. Medyo malungkot na balita nga po mga tol dahil tinalo si Albert Pagara ng katukayo niyang taga-Russia. Via stoppage sa round 4, sumakit nga po yung kaliwang braso ni Pagara mga tol. Dahilan para hindi niya na maituloy ang laban. Pero ganun pa man mga tol, isang exhibition match lang naman yan. At isa pa mga tol, late notice na pala yan kay Pagara. Kumbaga mga tol, ilang araw lang siyang nasabihan na lalaban daw siya sa Russia. Sa kabilang banda naman mga tol, binunyag nga po ng isa sa member ng team Casimero kung bakit daw lumagpas ng timbang si Cuadro ala sa weigh-in nila ni Saul Sanchez. Wika nga po ni Boss Rich doon mga tol sa live niya sa kanyang YouTube channel. Sira daw yung timbangan na daladala ng Casimero Brothers. Kumbaga mga tol, hindi daw na-calibrate. Minemaintain kasi ni Casimero mga tol ang 126 pounds. Pero lampas pala ng 2 pounds yung timbangan. Imbis na 126 pounds yung timbang ni Casimero, 128 pala. Pagdating sa weigh-in mga tol, sumablay si Casimero. Kaya ang ginawa daw ng promoter ni Casimero mga tol, bumili daw ng panibagong timbangan. Pero huli na po ang lahat mga tol, dahil sa pangalawang salang ni Casimero sa timbangan, lampas pa rin siya sa 122 pounds limit. Tumimbang si Casimero ng 123.2 pounds. Natuloy naman po ang laban na yan mga tol, dahil kinabukasan, tinimbang ulit si Casimero at napagkasunduan na dapat tumimbang lang si Casimero ng 128 pounds. Bago ang laban mga tol, nagalit ang promoter ni Casimero dahil sa pag-overweight ng bata niya. Matapos pong idemolis ni Casimero sa round 1 pa lang itong si Saul Sanchez, naibsan po yung galit ni Masayuki Ito. Nabuhayan nga po si Masayuki Ito mga tol at dahil sa impresibo ang pagkapanalo ni Casimero, napahanga ang promoter sa lakas ni Cuadro alas, lalong-lalo na daw yung left hook. Kaya agad-agad binanggit ni Masayuki Ito mga tol na gusto na daw niya mangyari ang Casimero versus Inoue at balak daw niya kausapin ang team Inoue na maglalaban si Casimero at Inoue sa 2025 kung hindi daw sa catchweight, sa featherweight division daw sila magtutuos. Subalit sumabog naman yung balita na sinabi ng promoter ni Inoue na si Hideyuki Uwashi na 100% na hindi na umano matutuloy ang Casimero versus Inoue dahil unprofessional daw itong si Casimero, nag-overweight sa timbang. So ngayon mga tol, naguguluhan naman ang promoter ni Casimero kung ano ang gagawin niya. Kung ipagpapatuloy pa ba niya makipagtrabaho kay Casimero. Alam naman po kasi ng lahat mga tol na ang main goal ng promoter ni Casimero, ipalaban si Casimero dito kay Inoue. Pero ngayon nagpahayag na ang kampo ni Inoue na hindi daw nila papalabanin itong si Inoue kay Casimero. Naguguluhan na ngayon ang promoter ni Casimero mga tol kung papapirmahin pa ba niya ng kontrata si Casimero o hindi na. Sumabay pa yung suspension ni Casimero sa Japan ng 1 year. Ibig sabihin, isang taon hindi makakalaban sa Japan si Casimero. Kaya nag-iisip pa ngayon ang promoter ni Casimero mga tol. So tingnan na lang po natin mga tol kung ano ang magiging sunod na hakbang ni Masayuki Ito.